Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 5, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat dito po sa ating bansa, lalo na po sa kanlurang bahagi ng Luzon na patuloy pa rin na hinahatak ni Bagyong Canon o formerly Falcon. At sa silangan ng Mindanao ay may nabuo nga po na ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Ito po ay salubungan ng dalawang magkaibang hangin na mula sa Northern at Southern Hemisphere, at dahil dyan ay tinagurian po itong breeding ground ng mga sama ng panahon dahil nakakabuo po ng mga sirkulasyon, at kung lalakas yan ay nagiging LPA hanggang po yan sa maging bagyo. At sa dulo ng ITCZ ay may nabuo po na LPA at tinawag po itong Invest 94W ng Joint Typhoon Warning Center. Posible po itong lalakas sa susunod na mga araw, pero mababa po ang chance nito na papasok sa ating area of responsibility sa ngayon dahil itinutulak po ng habagat pataas, at posibleng hihigupin rin ang sirkulasyon nito ng mas malakas na sirkulasyon na nakikita dito sa forecast na kasunod ni Bagyong Falcon dyan po sa northeastern part ng ating bansa. At dahil nga po sa mga sama ng panahon na namamataan sa forecast, ay asahan pa natin hanggang next week ang pag-iral po ng habagat. At sa atin naman pong long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na namamataan na rito na tatawid sa ating bansa o lalapit sa ating kalupaan hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang sa mga tsansa ng mga isolated rains sa ilang bahagi ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, southern part ng Antique at southern part po ng Davao Region. At mamaya ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lamang sa mga tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa western section po ng Luzon, dulot pa rin ng habagat. At mamayang hapon, mas maraming lugar na sa Ilocos Region, Central Luzon at ilang bahagi ng Cordillera, Zamboanga Peninsula at Southern Mindanao ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay igualiin lamang po natin ang magdala ng kahit anong pananggap po natin sa init ng araw, at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, kahit na malayo na po si Falcon, ay nakakapekto pa rin sa mga baybayin po sa mga isla ng Extreme Northern Luzon, na ang mga alon dyan ay posible pa rin na aabot hanggang po sa 4 meters height, kaya bawal pa rin pong papalaot, lalo na po sa seaboard ng Batanes. At dahil naman sa habagat ay maalon pa rin sa mga baybayin ng kanluran ng Northern Luzon at Central Luzon, na ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3.5 meters height. Kaiwasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula, para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!